Magandang araw mga bata. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo sa AGAM Module 3.1. Mga bahagi ng katawan ng hayop na makikita sa lupa at ang tungkulin ng bawat bahagi nito. Ang mga hayop ay isa sa mga organismo na nilikha ng Diyos na nabubuhay sa mundo kung saan malaya silang nakagagalaw. Ang mga hayop ay nabubuhay maging sa lupa at sa tubig. Sila ay nabubuhay din katulad ng tao kaya kailangan natin silang alagaan at mahalin. Mayroong mga hayop na naglalakad gamit ang kanilang apat na paa at kadalasan sila ay may buntot. Halimbawa, ang mga aso at pusa na makikita natin sa ating komunidad, kadalasan sila ay ating ginagawang mga alaga. Maging ang daga, butiki at iba pang mga hayop ay madalas nating nakikita na umaaligid sa ating kabukiran. Mayroon din naman tayo makikita mga hayop sa bukid gaya ng baboy, manok, baka, kalabaw at kambing. Ang kambing, baka at kalabaw ay mayroong mga sungay na kanilang ginagamit upang mabigyan proteksyon ang kanilang sarili. Mayroon ding mga hayop na mapanganib gaya ng leon at tigre. Sila ay may matatalas ng ngipin at kuko. Mayroon ding mga hayop, zazu, na hindi likas na makikita sa ating bansa gaya ng giraffe na may mahabang leeg at elepante na may mahabang ilong. Ang bulate, uod at ahas ay walang mga paa. Ginagamit nila ang kanilang katawan upang makagalaw gaya ng ahas. Pinupulupitan niya ang kanyang katawan, ang hayop na gusto niyang kainin. Nang sa gayon ay madali na lang niya itong lunukin. Ito ay lubhang mapanganib sapagkat may lason ito na nanggagaling sa kanilang dalawang ngipin. Subukin natin. Basahin at unawaing mabuti ang mga item at piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Ang kamayo ay kumakain ng blank. Ang bahaging ginagamit sa pagkuha ng pagkain ay blank. A. Karne, bibig. B. Damo. C. Karne, kamay. D. Damo, bibig. 2. Ginagamit ng ahas ang kanyang blank upang lingkisin ang kanyang kakainin. A. Dila, B. Katawan, C. Ngipin, D. Ulo. 3. Alin sa mga sumusunod na hayop ang dalawa lamang ang paa? A. Aso, B. Daga, C. Manok, D. Kalabaw. 5. Anong bahagi ng katawan ng manok ang ginagamit nila sa pagkuha ng pagkain? A. Bibig, B. Kamay, C. Tuka, D. Pakpak. 5. Ang puntot ng kambing ay ginagamit upang blank. A. Makahanap sila ng makakain. B. Lumapit ang mga tao sa kanila. C. Upang akitin ang mga mababangis na hayop. D. Maproteksyonan ang sarili at maitaboy ang mga insekto. Pag-isipan mo, ano-ano ba ang mga hayop na makikita natin sa lupa? 2. Bakit mahalaga ang mga hayop sa atin at sa ating kalikasan? 3. Ano ang mga magagawa natin upang sila ay matulungan? 4. Ano ang tungkulin at naiaambag sa ating buhay at kalikasan? 5. Paano natin mapangangalagaan ang mga hayop sa ating kapaligiran? Gawain 1. Lagyan o punan ng tamang sagot ang talaan. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawain 2. Kulayan ang puso ng pula
kung ang pangungusap ay tumutukoy sa kayang gawin ng mga hayop. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawain 3. Tignan at suriin ang larawan ng kabayo. Kilalanin ang bahagi ng katawan nito. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. Tandaan, terrestrial animals ang tawag sa mga hayop na nakatira sa lupa. Ang mga hayop sa lupa ay maraming na itutulong sa atin tulad ng kalabaw. Sila ay tumutulong sa mga magsasaka. Maraming mga endangered species o hayop na nanganganib na maubos gaya ng unggoy, elepante at iba pa. Pag-alam sa mga natutuhan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ipaliwanag ang sagot. 1. Bakit mahalaga ang mga hayop sa ating kapaligiran? 2. Ano ang maaaring maibigay ng mga hayop sa atin? 3. Bakit mahalagang sila ay bigyan ng pansin? 4. Ano ang maaaring mangyari sakaling sila ay maubos? 5. Bilang isang mag-aaral, ano ang magagawa mo upang sila ay maalagaan o mapangalagaan? Pangwakas na pagsusulit. Basahin at tunawaing mabuti ang mga item at bilugan ng titik ng pinakaangkop na sagot. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Alin sa mga sumusunod ang nakapaglalakad? 2. May isang kuneho. Nais niyang lumundag patungo sa kanyang mga kaibigan. Anong bahagi ng kanyang katawan ang dapat gamitin upang lumundag? A. Buntot, B. Tainga, C. Paa, D. Dila. 3. Nagtataka ang isang kalabaw kung para saan ang kanyang sungay. Sa iyong palagay, ano ang gamit ng kanyang sungay ni Cardong Kalabaw? A. Ginagamit nila ito upang makakain. B. Ito ay gamit upang sila ay makakita. C. Ito ay ginagamit upang sila ay kapitan ng mga tao. D. Gamit ito upang proteksyonan ng kanilang sarili sa mababangis na hayop. Four. Anong mga hayop ang walang paa ngunit ginagamit nila ang kanilang katawan upang makagapang? A. Manok at suso, B. Uod at ipis, C. Daga at butiki, D. Bulati at ahas. 5. Ang mga sumusunod ay ang mga bagay na naibibigay ng mga hayop sa mga tao. Ano ang hindi kasali? A. Nakatutulong sa kabuhayan. B. Pinagkukunan nito ang pagkain. C. Tumutulong sila sa gawaing bahay. D. Nakapagbibigay saya at aliw.